araw-araw may bumibili ng bagong motor. At halos karamihan sa ginagamit ngayon, mga scooter o fully automatic. Dahil bukod sa mas madaling gamitin, ay mas convenient. Kaya naman kung wala ka pang experience sa paggamit ng automatic na motor, para sa iyo ang video to. Dahil sa video to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-drive ng automatic na motor. Kaya wag na natin patagalin pa. Tara, simulan na agad natin. Yun guys, ang motor na gagamitin ngayon ay itong Yamaha Mio Gravis 125. So yun guys, unahin natin sa pag-upo sa motor. Ang tamang pag-upo sa motor, dapat nandito ka lang sa pinakagitna. Huwag ka dito sa dulo, tapos huwag ka rin dito sa dulo. Dapat nandito ka lang palagi. Tapos yung kamay mo, dapat hindi yan naka-straight ng ganyan. Palagi yan, medyo naka-bend ng kaunti para madali mong makokontrol yung pagliku-liku mo. Dapat medyo naka-bend. Tapos, syempre, relax ka lang. Kung saan ka dapat komportable, huwag kang masyadong matitense. Dapat relax lang, okay? Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga switches o itong mga pindutan na nasa harapan ng motor mo. So, dito sa harapan natin, makikita natin itong high beam and low beam. Yan, ginagamit yan kapag masyadong madilim, yan, kailangan mo mag-high beam. O kaya kung medyo, pwede mo rin gamitin as passing light yan. Then ang signal lights, importante yan kapag kakanan, kakaliwa. Sa ating pagliko, importante ang gamitin natin ang signal lights. Then, ang busina. Ang busina, ginagamit yan in case of emergency, depende yan sa scenario. Tapos dito naman sa kabila, meron tayong hazard light. Hindi lahat ng motor merong hazard light. Ginagamit din yan in case of emergency. Halimbawa, nakatigil ka sa madilim na kalsada, merong emergency sa'yo. Yan, kailangan mong i-open yan para aware yung mga nasa likuran mo. Then, ang push start. Ngayon, bubuksan natin siya. Sa pagbukas niyan, kailangan mo lang siyang susian. Tapos, hihintayin mo muna na matapos yung parang pinaka-animation dyan. Napansin nyo ba? Yan ah. Patayin ko ulit, tapos bubuksan ko. Hihintayin nyo muna na matapos yung parang pinaka-animation. Kapag kaganyan na hindi na gumagalaw, ready na yan. Pwede na natin buksan. Huwag yung kakabukas mo pa lang sa susian, ay pipindutin mo agad yung push start. Okay? Tapos sa pag-push start, kailangan hahawa ka muna sa preno, pupush mo muna yung preno bago mo ipupush para umandar. Narinig nyo? Umandar na, di ba? Dahil hindi yan naandar kapag ka hindi nyo pinipiga ang preno. Okay? Tapos dito naman sa panel, makikita mo dyan ang speedometer. Iba-iba ang mga indicator ng panel sa bawat motor. Ito dito sa Mio Gravis, nandyan ang kanyang speedometer, trip, tapos battery indicator, tapos ang kanyang odometer, fuel indicator, tapos eco. Tapos kung mapapansin nyo, nakabukas yung engine warning dahil yung baterya ko nagka-problema. Pero okay na yun, wala na tayong problema dun, ipapa-reset ko na lang yan. Siyempre, kapag magmumotor tayo, napaka-importante na meron tayong suot na safety gears, kagaya ng helmet. Yung pinaka-importante na meron tayong suot na helmet. Then kung meron kang extra budget, mag-invest ka rin para sa mga gloves, knee pads, and elbow pads. Dahil safety is our priority bago yung mga upgrade. Ngayon, magpapa-under na tayo. Kapag magpapa-under, ulitin ko, hintayin mo muna matapos yung animation dyan. Kapag nag-start na, hawak sa preno, tapos pindot na push start. Okay? Sa silinyador naman, hindi naman yan basta-basta under na kapag piniga mo. Ayun, no? Kahit pigain mo siya ng medyo malakas, ayun. Hindi naman siya agad-agad dos-dos. Ayun, no? Mapifeel mo yan, hindi yan agad-agad under. Hindi yan yung basta kakaano mo palang under agad. Meron yung konting delay. Yan, no? Papansin nyo ba? May konting delay yan, kaya nothing to worry about dyan. Yan. Medyo tansya-tansya mo lang. Kapag ka medyo nilakasan mo na, mga, ayan o, under na yan. Diba? Yung iba kasi iniisip nila sa silinyador, kapag ka napiga agad nila na kahit kakaunti lang, under agad. Yan, hindi yan. Yan, huwag ka mag-alala sa silinyador, hindi yan nakakatakot. Ayan o. Kahit medyo mapiga mo ng kaunti. Basta relax lang yung kamay mo, huwag ka manggigigil. Huwag mong titigasan yung kamay mo para maano mo siya, makontrol mo siya ng maayos. Ayan o. Sa silinyador, kalma lang. Hindi yan kagaya ng iniisip mo, nakakapiga mo pa lang, tatakbo na agad papunta doon. Basta huwag mo lang lalakasan din. Pagka nilakasan mo naman, halimbawa, hindi naman yung sobrang bilis. Dahil yung makina naman nito, hindi naman yung kagaya ng iniimagine mo. Kung sakali man na mapiga mo yung silinyador ng malakas, halimbawa nakasakay ka na, ganito lang mangyayari dyan, oh. Diba? Hindi naman yan agad-agad mabilis na. Mag-i-start lang yan sa medyo mabilis hanggang sa pabilisan ng pabilis.
Ganun yung mangyayari, kaya huwag kang matakot dyan. Tapos syempre, yung kamay mo dapat lagi nakaalalay sa preno yan. Either yung hintuturo mo, nandito sa kabila, tapos dito sa kabila. Tapos itong tatlong fingers lang dito sa silinyador. Ganyan lang dapat palagi, okay? No, huwag kang matakot sa silinyador, hindi nakakatakot yan. Hindi yan basta-basta bibilis ng sobrang bilis na hindi mo makokontrol. Kahit mapiga mo ng malakas yan, ayun na. Diba? Hindi yan basta-basta parang magic na nagte-teleport. Yan, huwag kang matakot dyan, okay? Alam ko naman sa mga baguhan, yung mga beginner, sa silinyador sila natatakot, lalo na sa mga fully automatic eh. Siniisip nila, bigla-bigla na lang tapalon. Hindi ganun yan. Okay? Ngayon, mag-U-turn tayo. Sa pag-U-turn, pindutin mo muna ang signal lights, tingin sa side mirror, sa kung mayroong mga biglang mabibilis, lalo na sa highway, ikabig ang manibela, tingin ulit, kung clear, yan, pasok, diretso, yan, kalmado kang didiretso, kalmado kang magdadrive, tapos patayin ang signal lights. Tapos medyo alalay ka dito sa side mirror, titingin-tingin ka dyan, kaya dapat tama yung pagkakaayos mo sa side mirror, para kung sakaling may sasakyan dyan sa likuran mo, mabilis mo silang makikita, okay? Lagi mo dapat nakaayos yan. Then much better kung maglalagay ka nito ang blind spot side mirror yan, no? Napaka-importante din ito para sa akin, laking tulong yan. Kasi kita ko kahit yung medyo nakadikit sa akin, yung nasa pinakalikuran ko, nakikita ko pa rin. Kasi kapag yung ganito lang yung gamit natin side mirror, ang makikita mo lang yun nandito lang mismo sa pinakagilid mo. Alright? Yan, sa pagpreno guys, lagi nyong uunahin pihitin ang rear brake. Yan, para smooth lang ang tigil nya. Tapos sabay mong ipipihit na ngayon ang front brake. Yan, kasi kapag kabigla mong preneno yan, kapag kabigla mong napihit yan yung front brake, yung front brake kasi malakas ang preno yan eh. Iwasan natin na sa harapan lang tayo lagi nagpipreno, kasi minsan magiging cause pa ng aksidente yan. Kasi yung front brake, malakas masyado ang preno yan, lalong-lalo na kapag mga bagong motor. Diyan nangyayari yung paglalak ng motor, lalong-lalo na kapag ang motor mo ay hindi naka ABS o anti-lock braking system. Alright? So yan guys, papalapit tayo sa lilikuan ko. Pindutin ang signal lights, tingin sa side mirror, alalay ang pagliko. Ayan na. Oops, alalay ang pagliko. Okay, so nakaliko tayo ng maayos. Ganun lang palagi. So ngayon, liliko ulit tayo, pindut ang signal lights, tingin sa side mirror, tingin sa kaliwa. Okay, pasok. Kapag ka-clear, laging pasok. Kapag ka-hindi clear, huwag papasok, para lagi tayong safe. Alright? Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-double stand. Unang gagawin mo kapag ka nakaupo pa sa motor mo, ibaba ang side stand. Then kapag ka-okay na, ibalik sa gitna, ibalik ang side stand. Apakan itong nasa gilid na to, tapos isabay mo siya sa pagtulak. Ganun lang kadali ang pagdo-double stand. Ayun lang guys, siguro naman dito ko natatapusin ang video ng to. Yan lang ang mga basic na dapat ninyong malaman kapag ka nagmomotor kayo. Basta laging tandaan, laging maging kalmado, huwag manggigil sa silinyador, at huwag ding matakot pihitin ang silinyador. Alamin din ang batas trapiko para walang maging bulilyaso. So yun lang guys, dito na natin tatapusin ang ating video patungkol sa paano mag-drive ng automatic na motor. Sana nakatulong to sa inyo, at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yan lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.